Sataninis kami ay hini sa Diyos ama namin pawang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos,
Siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Siya'y nagmarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikda nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikda nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha
ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pagpapakita ng mga pinahahalagahan sa buhay ang itinuturo ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Pinahahalagahan sa buhay. Nagtaka ang isang Pariseo na nang imbita kay Jesus para kumain. Dahil kumain si Jesus nang hindi muna naghuhugas ng kamay bago kumain. Mahalaga po kasi sa mga Hudyo ang paghuhugas ng kamay. Dahil parte ito ng kanilang ritual. Parte ang kalinisan sa ritual ng mga Hudyo. Meron silang sinusunod na iba't ibang paraan ng paglilinis. Kagaya na lang ng paglilinis ng mga baso o tasa, paglilinis ng pinggan, at ganun din, paglilinis ng katawan kasama na ang kamay. Dahil ang kamay ay parte ng katawan ng tao na nakakahawak sa iba't ibang uri ng tao. Si Jesus pa naman, kilala yan bilang kilala si Jesus bilang nakakasalamuha ng mga makasalanan. At hindi lang si Jesus nakikipag-usap sa mga makasalanan, kundi hinahawakan din ni Jesus ang mga makasalanan. Para sa mga Hudyo, kaya importante ang naghuhugas ng kamay gamit ang ritual, dahil maituturing na makasalanan at marumi ang taong humahawak sa isang makasalanan. Grabe, no? Malupit pa sa COVID. Oh, grabe, ang COVID. Bagamat mahahawak ka at ikaw ay magkakasakit, itong paniniwala ng mga Hudyo, humawak ka lang sa isang makasalanan at ikaw rin ay magiging marumi. Pagkatao na agad, yung narungisan sa'yo, hinawakan mo lang, ikaw ay ituturing na marumi. Kaya naman, pinangaralan sila ni Jesus, nangaral si Jesus at sinabi, kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasamaan at kasakiman. Kaya naman, tinawag sila ni Jesus na hangal. Mga kapatid, ito yung pinapakita ng mga Pariseo, yung panlabas na anyo ang mas mahalaga kaysa kalooban. Nakakalungkot dahil mapahanggang ngayon, realidad ito. Realidad ito na nangyayari kahit na sa atin na dapat nating matutunang baguhin. Hindi po ang panlabas na kaanyuan ang dapat nating pinahahalagahan, dahil ang laman ng kalooban ang siyang nagpapakilala sa ating buong katauhan. Marami sa atin, baliktad pa din magpahalaga sa buhay. Una yung panlabas, bago yung panloob. At kaya nga, tinatawag ni Jesus itong hangal. Kahit na anong aspeto ng buhay, mapapraktikal man o buhay relihiyoso,
hangal ang naguuna sa panlabas bago ang kalooban. Sino yung mga hangal? Sila yung mga nabaon sa utang dahil inuna yung porma. Porma ng porma. No? Ang ganda nga sa panlabas. No? Pero ang dami namang tinatago ang utang. Diba? May pambili ng motor. Pero walang pang tuition. Paano ba yun? No? Sa barangay, kilala, ang daming sasakyan. Pero, panay naman utang. Nakapaghanda nung birthday. O kaya nakapagpainom pa. Pagkatapos, kinabukasan, ang iinit ng ulo. Dahil gipit. Diba? O kahit naman dito sa simbahan, no? Simba ng simba, araw-araw pa nagsisimba. O pag-uwi, tinanong, saan ka galing, Mare? Nagsimba. O pero sa loob ng simbahan, tulog. O kaya, numero unong chismosa. Ang daming kaaway, hindi makapagpatawad. Di ba minsan, ganito nangyayari sa atin? At ang daling mahulog sa tukso ng panlabas dahil ang daming pamamaraan paano pagandahin ang panlabas na kaanyuan na nakakalimutan ang panloob. Sa social media lang, makikita natin lahat magaganda. Wala namang nagpapapicture ng pangit, di ba? Pag nagpapicture ka, pag nakita mo, ay, ang taba ko dyan. Madadaya mo ba yun? Kung ang realidad naman talaga ay yun. Binapabura natin, pinapatanggal natin dahil ayaw nating magmukhang pangit. Wala namang masama doon. Pero kung anong pagpapahalaga mo sa panlabas, siya rin dapat ang pagpapahalaga mo sa panloob. Mga kapatid, sabay-sabay nating suriin ang ating mga sarili kung ano ang ating pinahahalagahan. Panlabas ba o panloob na katangian? Tandaan, ang Diyos, titignan tayo sa kung ano ang bumubukal at laman ng ating kalooban. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyan ng gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kanwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong bati. Sa iyo anumang isip ko'y di sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ay sa gisag ng